Hi, Farsign. Aries, Leo, and Sagittarius. Sir Gem, in your tarot readers, Farsign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading, so kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. For Sign Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. For Sign Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For Sign. You have here the Lovers. This is a strong Gemini. Possible na ikaw ay connected with the Gemini energy. Seven of Pentacles, an Earth sign. Maaaring you are connected with an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. And Five of Pentacles, an Earth sign. Again, Taurus, Virgo, and Capricorn. I'm getting here for sign. There is someone waiting. Patiently waiting. Maaaring this is a romantic connection with someone na unfinished business or hindi pa tapos ang connection nyo sa isa't isa. Akala nyo nag-end na. Maaaring this is your past person, resonate as it is, pero there is someone still hoping. There's still a romantic connection with the Five of Pentacles, yung tipong unresolved issue sa inyong dalawa. Maaaring kayo ay nagkahiwalay or nagkalayo, nag-break up, pero hindi pa yon tapos. Diba? Maaaring meron pang to be continued about your story, your connection with this person. There is someone still hoping. Let us clarify your energy for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Seven of Pentacles. Knight of Wands, a four sign. This is your energy, di ba? Maaaring kung sino man yung nag-aantay sa inyo, maaaring ikaw, four sign, o yung person mo, very eager. Yung tipong, this person will see to it na there will be an improvement sa connection nyo. Maaaring gagawa siya ng paraan to reconnect with you. Or ikaw, far sign, yung gagawa ng way para magkaroon pa kayo ng pagkakataon ng iyong past person. With the Knight of Wands, taking action without even thinking the consequences. Ibig sabihin nito, far sign, ginagawa mo to kasi yun yung gusto mo eh. Yun yung nais mo. Maaring ito yung ginagawa rin ng person mo kasi yun yung gusto niya, yun yung nais niya. Na walang makakahadlang sa kanya, ma-reject man siya or hindi, 'di ba? Parang pagod na siya, kakaantay. Resonate as it is for sign Aries, Leo, and Sagittarius. But this Knight of Wands is very determined. Parang hirap na siya na just waiting somewhere. Hirap na siya na nakikita kanya na maaaring binibigyan ng pagkakataon yung ibang manliligaw mo or admirer, resonate as it is, it feels like this person may pagkaseloso or selosa. Diba? Knight of Wands. Ayaw niya na nakikita ka na may iba. So, let us see the Lovers. Possible na this is your energy or your person's energy. Give me the Lovers for Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Seven of Wands, a far sign again. With the Lover's energy, it feels like a karmic relationship. Yung mahal nyo ang isa't isa, pero at some point, hindi kayo nagkakasundo. Kaya siguro nagkaroon kayo ng argument,
at nag-lead sa hiwalayan or breakup, nagkaroon ng problema sa relationship nyo, mahal nyo ang isa't isa pero parang nahirapan na kayo pareho. Kaya mas minabuti nyo na lang na bitawan ang relationship. A karmic relationship is a very kind of energy na may panghihinayang ka. Kasi mahal mo yung tao pero parang hindi kayo yung nakalaan para sa isa't isa. There's always a struggle kapag kayo ay nagko-connect. Lagi kayong may argument, may problema. Diba? Yung parang gusto nyo naman na kasama ang isa't isa, makita ang isa't isa, nakaka-chat, pero hindi maiwasan yung struggle sa relasyon. Hindi ko alam kung ano yung challenges na pinagdadaanan nyo sa relationship, pero parang feeling nyo minsan na ang daming umahad lang sa connection nyo. Kaya parang hirap kayo na i-maintain ang relationship. Let us see the Five of Pentacles. Give me the Five of Pentacles for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Three of Swords, an Air Sign. Broken heart, diba? Separation, break up. There's so much sadness in this energy for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Maring ikaw ay connected with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Yung tipong, ito yung sinasabi ko na mahal niyo naman yung isa't isa, pero at some point, parang mas minabuti niyo na lang na wakasan or tapusin ang relationship. Kasi parang sunod-sunod yung problema na dumadating sa relasyon. Five of Pentacles. Feeling left out in the cold. Diba? Yung para kang iniwan, pinaasa. Yung tipong isa sa inyo is holding on. Pinaglalaban pa ang relasyon, pero ang isa bumitaw na. There's still feelings. There's still love. Pero parang hindi niya na kaya ang ipaglaban or ipagpatuloy pa ang relationship dahil nga hirap na rin siya sa mga problemang pinagdadaanan sa relasyon. Kaya nga, Five of Pentacles and Three of Swords, yung you are really brokenhearted. Resonate, maaaring isa ito, far sign, or sa person mo. Kaya, nahihirapan kasi ang isa sa inyo ay bumitaw na. Diba? Hindi niya na ipinaglaban. That is really a kind of a karmic relationship. Let us see. Let us get more energies for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, for sign you have here, privileged lady, you will receive what you deserve in time, siguro kung merong nakalaan para sa'yo, or your destiny, the right one for you, darating yan sa tamang panahon. You have house, your family. I'm really getting here na ang iba sa inyo maaaring kasal na sa person na ito at kayo ay nag-break, nagkahiwalay. Maaring meron kayong anak na involve. Isa sa mga reason kung bakit nahihirapan kayo na bitawan yung relationship, pero may mga times or moment na kinakailangan nyo ng i-let go, pero alam nyo na may madadamay, di ba? Your family, your home, pathway, new beginning. You are trying to improve your life. A new beginning, a new chance. Maaaring ang iba sa inyo, resonate as it is, taking time na mag-entertain ng ibang admirer. Yung tipong, gaya nga na sabi kong, yung past person mo, yung person na connected sa'yo is nagsiselos. Kasi nakikita niya na you are taking
a new step in your life when it comes to relationship. Let us see. Let us get more clarification for fire sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, fire sign you have here, Nine of Pentacles, an earth sign. It feels like this is your energy. You are feeling fulfilled sa buhay mo ngayon. Like the privileged lady, nakakamit mo yung mga gusto mo na makamit sa buhay. Kumbaga may improvement sa buhay mo. That's why yung person mo, nakikita yung parang masaya ka na sa kung anong meron ka ngayon. Pero gaya ng sabi ko, maaring your person magbalik siya sa buhay mo kasi hindi niya kaya nang wala ka. Nasa yun, kung bibigyan mo siya ng second chance. You have Two of Pentacles and Earth Sign. It is your decision to make. Maaring ang iba sa inyo, may paparating na past person pero you are in a relationship right now. So, kailangan mong mamili. Sino sa kanila ang mas matimbang sa puso mo? You have to weigh your options. And you have Four of Cups, a water sign. I'm really getting that this is your person's energy. Maaring marami na siyang nakarelasyon or may kanya-kanya na kayong buhay sa ngayon, pero hindi siya nag-a-accept ng offer. Kumbaga, hindi niya siniseryoso kung ano yung meron sa kanya ngayon. Kasi may laman yung puso't isipan niya at nafe-feel ko na ikaw yun, four sign. Hindi pa rin siya nakaka-get over. Kaya nakakaramdam siya ng kalungkutan. Kasi nafe-feel niya na ikaw, for sign, ay nakaka-move on na. Let us see, Angel Guide, give me some message, advice for for sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, first sign you have here, let go. It's up to you kung ano yung kailangan mo nang i-let go. Remain positive, always. Think positive for you to attract positive energy. Big happy changes will come to your way. New beginning, just trust, first sign. If you believe, and just wait for the perfect timing. Wait for this happy change in your life. Just remain positive. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.